Kumusta na kayo mga kapanalig? Ito po si Father Anton, ang Pangulo ng Radyo Veritas 846. Meron po tayong mabuting balita. Ano yon? Ating pong pagagandahin at paigtingin ang ating mga misa na live dito sa Radyo Veritas. Meron po tayong alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi at alas 12 ng madaling araw. No? At ito po ay buhay na buhay. At kasama po natin ang mga charismatic priest, healers, exorcists, counselors na mga pare upang tayo po'y magabayan na lalong mapalapit sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pinakamataas na uri ng pagsamba, ang Banal na Eukaristiya. At meron po tayong mga bagong programa. Ang tawag po dyan ay Eucharistic Advocates na kung saan marami po tayong mga special packages tulad ng mga Christ-centered feasts and activities. Meron po tayong Marian feasts and activities. Meron din po tayong mga healing, no, and deliverance liturgical activities. At syempre, ito pong ating traditional na Advent, Christmas, and Lent and Easter programs. Pwede po tayong magpamisa sa mga yan ng buong taon. At syempre, meron pa rin mga special intentions para sa inyong mga special na pangangailangan. Naway, takilikin po natin itong Eucharistic Advocates Program ng Radyo Veritas bilang ating debosyon sa Banal na Eukaristiya. Pagpalain kayo ng Diyos, sigsigdiglig ko mga apaw. God bless you more.
ng Legion of Mary, Senatus of Northern Philippines, mga Legionario ni Maria at tinang dasalin ang Catena Legionis. Sino siyang dumarating marilag na tulad sa bukang liwayway, magandang tulad sa buwan, maningning na parang araw at kakilakilabo na tulad sa dumadaluhong na hukbo? Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. At nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat liningap niya ang kanyang alipin at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salin lahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapagpapalad, pangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-salin lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang. Kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Para noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan, siya nawa. Sino siyang dumarating, marilag na tulad sa bukang liwayway, magandang tulad sa buwan, maningning na parang araw, at kakilakilabot na tulad sa dumadaluhong na hukbo. O Maria, ang ipinaglihing walang sala, ipanalangin mo kaming dumudulog sa iyo. Tayo'y manalangin. O Panginoong Hesukristo, aming tagapamagitan sa Ama, na nagpaging dapat italaga ang pinagpalang Birhen Mariyang iyong ina, na amin ding maging ina at tagapamagitan sa iyo, buong awa mong ipagkaloob sa sinumang lumalapit at sa iyo'y napaaampon, na tamuhin ang iyong tulong alang-alang sa iyong ina. Siya nawa. Kapanalig, ako po si Monsignor Celso Ditan at si Sister Liza Infante ng Legion of Mary, Senatus of Northern Philippines. Sumain niyo ang katotohanan. From Mega Manila, Philippines, and the World Wide Web, through broadcast and social media, this Easter season, Veritas 846 Kapanali, 55 years of Catholic broadcasting. Member, Catholic Media Network, and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time ay 2 minuto makalipas ang alas 12 ng umaga, araw ng Sabado, ika-6 ng Abril taong 2024. Para sa mga kapanalig nating overseas Filipino workers, mga kababayan nating mandalakbay sa labas ng ating bansa, inihahandog ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, saan mang dako ng mundo at anumang oras sa inyong kinaroroonan, Healing Mass sa Veritas. Ang mga Healing Masses sa Veritas ay sumasa inyo sa wikang Filipino na masasaksihan tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi at alas 12 ng hating gabi. Kasama ang ating mga Healing Priests sa gabay ng Birheng Maria, maaaring mag-alay ng mga Mass Intentions at Love Offerings para sa mabuting kalusugan, paggabay, misa pasasalamat, misa para sa kaluluwa ng mga yumao at iba pang Mass and Prayer Intentions. Bisitahin lamang ang aming website, veritasph.net. Maaari ring makipag-ugnayan sa pamamagitan ng Facebook page, DZRV846, o magpadala ng mensahe kay Brother Jeffrey Austria ng Veritas Religious Department. Healing Mass sa Veritas. Saan man sa mundo, ang mga kababayan nating Pilipino, kasama nyo ang inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sumain nyo ang katotohanan. Tinig ng Diyos ang ating kailangan. Veritas 846, makinig! Halina't makiisa sa habag ng Panginoon.
ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan dito sa Healing Mass sa Veritas. Isang mapagpalang Sabado ng umaga po sa ating lahat, mga kapanalig. Tayo po ngayon ay inaanyayahan sa ating Healing Mass dito sa Radio Veritas. Ipinagdarasal ng inyong kapanalig na himpilan ang lahat ng mga intensyon para sa misang ito. Isama din po natin sa misang ito para sa agarang paggaling ni Bishop Teodoro Bacani Didi. Gayun din namang panalangin ng ating mga Eucharistic Advocate, Benefactors at Donors at lahat ng mga kasapi sa ating kapanalig radio community. Ngayon po mga kapanalig ay araw ng Sabado sa walong araw ng pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon at ikatlong araw ng Misa Triduo para sa Kapistahan ng Banal na Awa. Ang ating pungpunong tagapagdiwang sa misang ito ay si Reverend Father Joel Rescuber CM. Magsiawit kayo sa Panginoon, Alleluia. Magsiawit sa Panginoon, purihin, purihin ang Kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot Niyang kaligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon, Alleluia. Magsiawit sa Panginoon. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin yung lahat. At sumayin nyo rin. Papagpalang umaga po, mga kapanalig ng Sabado, ika-6 sa buwan ng Abril. At patuloy ho tayo sa ating pagdulog sa Panginoon sa mga panalangin ating pinahatid sa ating himpilan at ating programa. Kaya naman upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating pagkukulang at nagawang pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, sari ng langit, Amang makapangyarihan. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, Ikaw lamang ng banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, salwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa laki ng kagandahang loob mo, pinararami mo ang mga nananalig sa iyo. Tungayan mo ang iyong mga hinirang na sa tubig ang binyag ay muli mong isinilang upang bihisan mo ng ligaya ng walang kamatayan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagtaka ang mga pinuno at matatanda at mga eskriba sa katapang ipinakita nina Pedro at Juan, lalo na nang mabatid nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nag-aral. Napagkilala nilang sila'y kasamahan ni Jesus noong nabubuhay pa. At nang makita nila ang taong pinagaling na nakatayo sa tabi ng dalawa, wala silang masabi laban sa kanila. Kaya't pinalabas muna sa Sanhedrin ang mga alagad. Saka sila nag-usap. Ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Tanong nila. Sapagkat hayag na sa buong Jerusalem at hindi natin maitatatwa na isang pambihirang kababalaghan ang nagaganap sa pamamagitan nila. Para hindi na kumalat ito, balaan natin sila na huwag nang magsalita kanino man tungkol sa pangalang ito. Kaya't muli nilang ipinatawag sina Pedro at binalaan na huwag nang magsasalita o magtuturo tungkol kay Jesus. Subalit sumagot sina Pedro at Juan, "Kayo na po ang humatol kung alin ang matuwid sa paningin ng Diyos, ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Hindi maaaring hindi namin ipahayag ang aming mga nakita at narinig." At sila'y binalaan ng lalo pang mahigpit sa kapinalaya. Wala silang makitang paraan upang maparusahan ng dalawa, sapagkat ang mga tao ay nagpupuri sa Diyos dahil sa nangyari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. O pasalamatan ng Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Dahilan sa poon, ako'y pinalakas at ako'y tumatag. Siya, sa buhay ko, ang tagapagligtas. Dinggin ang masayang sigawan sa tolda ng mga hinirang. Ang poon ay siyang lakas na patnubay. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing di ko papanaw, mabubuhay ako upang isalalay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Pinagdusa ako at pinarusahan ng labis at labis. Ngunit ang buhay ko'y di niya pinatid. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Ang mga pintuan na banal ng templo, inyong ngayong buksan. Ako ay papasok. At itong Panginoon ay papupurihan. Ito yaong pinto, pasukan ng poon. Ang Panginoong Diyos, tanging ang matuwid. Ang pababayaang do'y makapasok. Aking pinupuri, ikaw o poon, yamang pinakinggan. Dininig mo ako't pinagtagumpay. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Umagang umaga ng araw ng Linggo, matapos na muling mabuhay si Jesus, siya'y unang napakita kay Maria Magdalena. 7 demonyo ang pinalayas ni Jesus sa babaeng ito. Pumunta siya sa mga alagad ni Jesus na nooy nahahapis at umiiyak na ibinalita ang kanyang nakita. Ngunit hindi sila naniwala sa sinabi ni Maria na buhay si Jesus at napakita sa kanya.
siya'y napakita rin sa dalawang alagad na naglalakad patungo sa bukid. Ngunit iba ang kanyang kaanyuan. Bumalik sa Jerusalem ang dalawa at ibinalita sa kanilang kasamahan ang nangyari. Ngunit sila'y may hindi pinaniwalaan. Pagkatapos, napakita siya sa 11, samantalang kumakain ng mga pito, pinagwikaan niya sila dahil sa hindi nila sa pananalig sa kanya at kaligtasan ng katigasan ng ulo, sapagkat hindi sila naniniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya'y muling mabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Umayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral niyo ang lahat sa lahat ang mabuting balita." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mapagpalang umaga po ulit, mga kapanalig ng Sabado, at nasa unang Sabado po tayo sa buwan ng Abril, no? At ang ika-anim na araw pagkalipas na ipagdiwang po natin ang Linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Alam niyo po, sa mga pagbasa, lalo na sa Ebanghelyo, ang isang nakaantig sa atin lagi dito ay yung babaeng unang pagpinagkitaan ng Panginoon na ang bida natin ngayong araw, si Maria Magdalena. At nung sinabi at inutos ng Panginoon na kinomisyon niya si Maria Magdalena na ikalat, sabihin sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay, ang naging unang reaksyon ng mga alagad, hindi naniwala. Bakit kaya? Samantalang kasama naman si Maria Magdalena sa circle of friends ng ating Panginoon, kasama din niya mga alagad, pero bakit hindi agad nila si Maria Magdalena pinaniwalaan? Gusto ko po umbalik kayo sa sitwasyon sa panahon ng ating Panginoon, lalo na yung pagtingin sa mga kababaihan. Alam niyo po na patriarchal, pag sinabi po natin patriarchal, ay male dominant ang namamayan at sinusunod sa isang patricentric society tulad ng panahon ng ating Panginoon. Kung saan si Jesus at si Maria Magdalena ay napapaloob. Kaya mapaintindihan po natin na ang mga kababaihan ay hindi binibigyan ng importansya. Ang mga kababaihan, narinig nyo na po, a secondary class citizen. Kaya, anumang sabihin nila, anumang nasa isip nila, ay hindi nagmamatter. Dagdagan mo pa, si Maria Magdalena sa tingin ng iba, at kahit sa tingin ng mga lagad, ay makasalanan. Kaya sino siya? Nautusan ng Panginoon, pagpapakitaan ng Panginoon, at siyang magiging unang apostoles sa mga apostoles na nagpahayag na si Kristo'y muling nabuhay. Ano po ang take natin? Matandaan po natin na si Maria Magdalena became the first witness of the resurrection. She was the first one to be commissioned by Jesus to announce such good news. At ang kwentong ito ay binibigyan po tayo ng encouragement at inspiration po, mga kapanalig, na sa kabila ng ating mga kasalanan, pagkukulang sa Panginoon, at hindi pa karapat dapat, kapag tayo ay nagbalik loob sa Kanya, makikita po natin na tayo tinatanggap niyang maling makiisa sa kanyang mission. Ang kwento ni Maria Magdalena naway magbigay sa atin ng paalala na ang Diyos ay mayroong tiwala sa atin. At may kapangyarihan siya, at ang kapangyarihan na yon ay ang kanyang awa at pagmamahal. Dahil after forgiving us, He gives us a chance to mend our ways and once again participate in His mission of proclaiming the good news of His
resurrection that brings salvation. Kaya mga kapanalig, ang istorya ni Maria Magdalena nagpapatunay lang po sa atin that nobody is beyond redemption. That the power of God's forgiveness, no limits and boundaries. At wag nating aglit, no? Tignan yung messenger. Tignan natin yung message ng messenger. Dahil lahat tayo, tulad sa unang pagbasa, no? Pinakita ni Pablo at ni Pedro na walang nakapigil sa kanila sa pagpapahayag ng kanilang nakita, naranasan, nalaman tungkol sa ating Panginoon. At kahit tayo nasa modernong buhay at sitwasyon at lipunan, tuloy ang misyon ng Panginoon. Kailangan sa buhay natin, sa isip natin, lahat ng nalaman natin at naramdaman natin ay magpapakita at magpapahayag na si Kristo'y muling nabuhay. Di man tayo karapat-dapat, pero pinagtitiwalaan tayo ng Panginoon tulad ni Maria Magdalena. At tayo ay kanyang kinukumisyon na ipahayag na siya'y muling nabuhay sa ating mga buhay. Manalangin tayo ngayon sa Diyos na ating Ama sa Espiritu ng Kanyang Anak na muling nabuhay upang makibahagi sa ating buhay. Lunasan ang ating mga pag-aalinlangan at ibalik ang ating pananampalataya. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Ang simbahan naway mapuspos ng Espiritu ng Panginoong muling nabuhay habang ipinahahayag niya ang Panginoon sa buong mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. At inawang italaga ang ating sarili kay Kristo bilang katunayan ng ating pag-ibig sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Tayo naway hindi maghinanakit sa mga sumasalungat sa atin, bagkos sa ipanalangin natin ang kanilang pagbabagong loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Ang mga may sakit naway paginhawain sa kanilang pagdurusa, bunga ng kanilang pananampalataya sa Panginoong muling nabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Ang mga yumao naway maranasan ang mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Sama natin ngayon sa ating mga panalangin, ang ating mga pansariling kahilingan at lahat ng intention pong pinaabot sa ating programa at himpilan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ni Jesus. Ama, pagkalooban mo kami ng tapang na magpatotoo sa pagdating ng iyong kaharian. Marapatin mo na lagi naming matupad ang iyong kalooban upang kami ay maging karapat-dapat sa iyong mga biyaya. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Lahat ng ito'y nagmula sa iyo, muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyaya aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak upang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligaya sa aming piling sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong gabi, ngayong pinagdiriwang, lalo ngayong pinagdiriwang ang pagayon ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay nagayon ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatay namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiyawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, 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 sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, 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 Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati ngayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Honesto na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at bagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na Mala Birheng Maria na Ina ng Diyos, nakabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Dumulog tayo ngayon sa ating Ama sa panalangin na itinuro sa atin ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon na ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na papatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng sama. Hinihiling namin kamayadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungaya mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Bigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you all. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos,
kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat na inaniyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa banal na awa. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumali mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Amen. Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tungayan mo at ningapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na magpakailanman. Pagkaloob mong kami malulahating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain po kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo muling nabuhay. Salamat sa Diyos.
sempiter na gloria, qui vitam sihi determino, nobis donet in patria. Mga kapanalig, bilang isang bayan, tinawag na Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kamanal-banal na sakramento sa altar. Sandali ng ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento. Alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, ng lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama, nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayong may pagkasundo sa kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoon Yesu Kristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang buhay at katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoon nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makakamtan, ngunit ako'y
taglay sa lilim na iyong mga pakpak. Umaawit, umaawit, umaawit ako buo. Panalangin ng pagbabasbas. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman. Mga nagbabalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin,
at alawin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mapatid nila ang iyong kabutihan at sila magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Pangwakas na panalangin. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mga panirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang pananatilihin kami sa kapayapaan at sumamin nawa lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Gawa nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Sacramentum mirabili passiones tuae memoriam reliquisti tribuque sumus et annos corporis sacris tuae sacra mysteria venerari ut redemptionis tuae fructum in novis in iuder sinciamus quid vivis et regnas in saecula saeculorum. Banal na pagpupuri, purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos. Purihin ang Kanyang banal na pangalan. Purihin ang Kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesu Cristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesu Cristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang Kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang Kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang Kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang Kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesu Cristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesu Cristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu
Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-inisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-inisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang Kanyang kalinis-inisang esposo. Purihin si San Jose ang Kanyang kalinis-inisang esposo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament, O Soli, O Sacrament Divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. O Sacrament, O Soli, O Sacrament Divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Mga kapanalig, ating pong pinasasalamatan si Reverend Father Joel Rescuber CM sa kanyang pangunguna sa pagdiriwang ng Healing Mass dito sa Radio Veritas. Ating din pong pinasasalamatan ang ating mga Eucharistic Advocate, Benefactors at Donors. Maraming salamat din po sa kasama kong naglingkod sa misang ito na sina Kapanalig John at Mark at sa Veritas Technical Team at Social Communications Team at ang Religious Department sa pangungunan ni Binibining Rene Jose, Homer Beray, Jeffrey Austria at Ali Maynahe. At sa inyo po mga kapanalig, kami po ito sa pusong nagpapasalamat at patuloy na nag-aanyaya na makinig sa ating kapanalig na himpilan at manood sa ating Facebook at YouTube live broadcast. Mapapanood na din tayo sa Diocese of Romblon. Abangan po natin ang misa sa alas 6 ng umaga na pamumunuan ni Reverend Father Bong Turingan sa alas 12 ng tanghali na magmumula sa Shrine of Our Lady of Queen of Peace at sa Shrine at sa alas 6 ng gabi na pamumunuan ni Most Reverend Antonio Tobias D.D. Manatili po tayo nakasabaybay sa programang Healing Touch sa Veritas na pinamumunuan pa rin ng inyong lingkod, Reverend Father Joel Rescuber CM. Dito lamang yan sa Radio Veritas. Sa ngalan po ng Radio Veritas 846, ang Radyo ng Simbahan, ako po ang inyong kapanalig, Raffy J. Ulina, na bumabati na isang mapagpalang Sabado ng umaga at sa inyo ang katotohanan. Pagpalain ka, kapanalig! Veritas 846. Makinig!